Ano yung Emmanuel? Ito. The Lord is with us. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Di ba may sign? Maglilihi ang isang dalaga. Sa atin, paano nangyari naglilihi ang isang dalaga? O yun nga yung sign eh. At magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Sa wikang Ebreo, nakahulugan ng pangalang ito'y kasama natin ang Diyos. Kaya nga, doon sa mga tawag dito, nagpa-plano na kumuha ng mga pangalan sa Bible, pag kukuha kayo ng pangalan, kagaya ng Emmanuel na yan, eh palakihin nyo yung anak nyo na talagang kinasasaligan ng totoo. Eh pag yan ay nakulong, nilapastangan ang pangalang Emmanuel. Si Emmanuel pala, atit. May parang binaboy nyo yung salita ng Diyos. Ano? Pag kukuha ng pangalan, papatinuin mo yung bata na yan. Kasi may nakulong ang pangalan, Jesus eh. Atik. Hello? Itong nanay nasaan? Pinangalanan mo ng ganyan. Ba't Budas yung pinangalan mo yan? Di ba? Hindi mo lang pala kayang palakihin ng matino. Isaiah 9:6. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Ang dami niyang pangalan. Hindi ito pangalan niyo. Eh, pangalan naman eh. Ayun na. His name. Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Sa atin, ang pangalan, yung noun. Pilar, Jason, John Mer. Ganun mga pangalan. Sa Diyos, ang Diyos, merong mga pangalan na hindi pangalan talaga. Kagaya nung sabi nila, pangalan ng Diyos, Jehovah. Hindi. May pangalan ng Diyos, I am. Diba? Pangalan ng Diyos yun. Sa atin, 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos, yung dalawa, isa. O kita mo nga, yung dalawang mag-asawa, isa yan. Kaya may mga pagkakaiba yan. Ang gawin natin, uunawain natin yung sinasabi. Pinapatunayan na mayroong paparating na isang bata na ang kanyang ina ay dalaga at tatawagin ng bata na ito na makapangyarihan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. So mayroong sa kanyang iaatang. Ang atang sa kanya, sasagutin mo ang kasalanan ng lahat. Lahat ng tao. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Bakit? Nangangaral siya. Nagpapayo siya. Makapangyarihang Diyos. Diba? Ayan yung mga talata. Walang hanggang ama. Prinsipe ng kapayapaan. But you Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, pansin niyo po kay Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Mula daw kay Judah, ang sabi sa Micah, mga hula ito po, ano, sa Old Testament. Kanina, Isaiah, ngayon naman kay Micah, o Micah. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ng Huda, ay magmumula sa iyo. Ngayon yung sagot, oh, bakit ang ating Panginoong Yesus ay lumabas sa angka ng Huda? Bakit hindi pumili ang Diyos sa mga pare na ligita? Sila yung ibinukod na ang gagawin nila mag-serve sa temple. Bakit kay Huda kumuha? Ay, ito ang sabi, oh, ang sagot. Sa mga angka ng Huda ay magmumula sa iyong angka ng isang magmumuno sa Israel. Bakit? Palpa ang mga ligita. Ang mga pare na ligita nagkasala. May kumukuha ng pera sa ambaga, merong naglalapastangan sa Diyos, kagaya ng pamangkinong Moses, anak ni Aaron na sila dapat si Abiu. Kapag kayo mga parit sa linya ng Levita, kayo ay mga lumalapastangan sa Diyos, iinsultuhin ko kayo. Hindi ako kukuha sa inyo ng Mesiyas, dito ako kukuha sa angka ni Buda. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. Ang sabi naman sa Deuteronomy, no? Ano na yung binasa natin? Isaiah, Micah, ang dami talata. Deuteronomy naman ngayon. I will raise up for them a prophet. Propeta ba si Jesus? Opo. Like you from among their brothers, I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang
katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Yun daw, sinasalita ng ating Panginoong Yesus, yun yung salita ng Ama na ipinasa sa kanya. Ano po? Sinasalita. Moses said, "The Lord your God will raise up for you from your own people a prophet like me. You must listen to whatever he tells you." Pagdating sa New Testament, Acts 3:22, tunay na sinabi ni Moses, kasasabi lang sa Deuteronomy, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. May sasabihin siya, kukuhain niya yung tao, aalisin niya sa kasalanan at papakaralan niya. Sa madaling salita, itong Mesaya na ito ay parang magmamakaawa pa eh. Uy, sumamba ka na. Uy, ano ka na, mag-repent ka na. Parang ganun. Pero ang mga tao, matigas ang loob. This is that Moses who told the Israelites, God will send you a prophet like me from your own people. Acts 7:37. Ito yung Moses na nagsasabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. So nagtutugma ang mga sulat sa Lumang Tipan at sa kasaysayan ng Acts, mga gawa, nagtutugma na talagang isa ang tinutukoy ang ating Panginoong Jesus. Kay Mateo, ano ang sabi niya? The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Kasi marami pa rin nako-confuse dito sa pagkatao niya. Sinabi ng mga karamihan, ito yung propeta Jesus na taga Nazareth ng Galilea. Diba? Ang sabi ng iba, pati mga alagad, nagdududa, ano ka ba talaga, Panginoon? Sino ka ba talaga? Diba? Ang dami dahil nga sa kakulangan ng tinatawag na impormasyon. Dahil naligaw ng mga Saduceo at Pariseo ang mga tao bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Ang intindi nila, may dadating na tagapagligtas, ililigtas ang mga Israel sa kamay ng gobyerno ng Romano physical. Pero hindi ganun. Magliligtas ang Diyos spiritual, hindi physical. Kaya nito-nito sila na may dadating palang ganito. Inaway nila, pinapako nila. Lucas 7:16, at sinidlan ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi. Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta. Ayan ang iyong mga word, oh. At dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Bakit dinalaw? Pwede naman niyang iwanan na yung Israel. Dahil sa tipan. Hindi umaatras ang Diyos sa kapulungan na gaya ng tao na umaayaw. Sumisira ang tao sa tipan, pero ang Diyos hindi. The Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Ang sabi dito, si Yahweh ay may pangako at kanyang sinabi, hindi magbabago, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So kung titignan natin yung tipan dito sa Old Testament, hatiin natin, yung mga Levita rito, ni Levites, versus Jesus Christ, yung mga high priest dito na nagkasala, ito naman ay high priest forever, diba? Versus yung mga Levites versus Jesus Christ. Ang sabi diyan, si Yahweh ay may pangako at kanya sinabi hindi magbabago, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. May sinasabing Melchizedek, may pinaparisan na itong Melchizedek na ito ay anonymous sa Old Testament kasi nagsiserve ito kay Abraham. Ano po? So, pinagkukumpara ngayon ayon dyan na ang mga Levita na mga naghahain taon-taon sa Diyos may kapintasan, pero ito walang kapintasan. Itong mga ito hindi forever, ito ay forever. Kaya magpakailanman, ang sabi, ano po, hindi na mababago yun, isang hangin na lang. He said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled," sabi ng Panginoong Yesus, "which were written in the law of Moses, Genesis to Deuteronomy, and in the prophets, minor prophets, major prophets, and in the Psalms concerning me." So sa maraming kakapaliwanag, ito yung nasusulat sa akin tungkol sa Old Testament.
May nasusulat sa kanya na paparating yung Mesaya. Sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nung ako'y sumasa sa inyo pa, na kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit. Mga bagay na nasusulat sa akin tungkol sa Old Testament. Yun lang yung pagkinyongkat mo. Diba, binasa na natin kanina na may mga nasusulat patungkol sa kanya na hindi nakita ng ilan. So, pag nilagom natin, ayan, mula sa Genesis, binasa natin, Deuteronomy chapter 18, ang katuparan na sa Acts. Hinulaan yan. Ayan, hinulaan, mula dito ang Mesaya na yan. Ano po? Paglipas ng mga panahon, nang dumating ang mga sulat, ayan, isinulat din ng mga apostol ang tungkol sa ating Panginoong Yesus. Ikinalat nila ang balita hanggang sa kung saan-saan ang nakarating niya ang mga yan. Ano? At pinatunayan na wala nang ibang dumating pa bukod sa ating Panginoong Yesus. Kasi yung iba, isinisingit si John the Baptist.